Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Jehoahaz sa Huda. Ika-36 na kabanata. Ang anak ni Josiah na si Jehoahaz ang ipinalit ng mga tao na hari sa Jerusalem. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Tinanggal siya sa kanyang trono ni Haring Neko ng Ehipto at pinagbayad ni Neko ang mga taga-Huda ng buwis na 3,500 kilong pila at 35 kilong ginto. Dinalang bihag ni Neko si Jehoahaz sa Ehipto at ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem si Eliakim na kapatid ni Jehoahaz. Pinalitan niya ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nilusob siya ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at kinadenahan at dinala sa Babylonia. Dinala rin ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang ibang mga kagamitan ng templo ng Panginoon at inilagay sa kanyang palasyo. Ang ibang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at ang mga kasuklam-suklam at masasamang bagay na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. At ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan at 10 araw. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sa pagsisimula ng taon, binihag ni Haring Nebuchadnezzar si Jehoiakim sa Babylonia. Pinagkukuha niya ang mga mamahaling ari-arian sa templo ng Panginoon at ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem ang tiyuhin ni Jehoiakim na si Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos at hindi siya nagpakumbaba kay Jeremias na propeta ng Panginoon. Nagrebelde rin siya kay Haring Nebuchadnezzar kahit pinanumpa siya nito sa pangalan ng Diyos na hindi siya maghihimagsik sa kanya. Naging matigas ang puso ni Zedekiah at ayaw niyang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Gayon din ang lahat ng punong pari at ang mga mamamayan ay hindi naging tapat sa Diyos. Sinunod nila ang kasuklam-suklam na mga ginagawa ng ibang mga bansa at dinungisan ang templo ng Panginoon na itinalagang banal sa Jerusalem. Ang pagkawasak ng Jerusalem. Laging nakikipag-usap sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, dahil naawa siya sa kanila at sa kaniyang templo. Pero hinamak nila ang mga propeta ng Diyos, pinagtawanan, at binaliwala ang kanilang mga mensahe. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, at wala nang makakapigil sa kanya. Ipinalusob niya ang mga taga-Babylonia sa kanila. Pinatay ng mga taga-Babylonia ang kanilang mga kabataang lalaki kahit sa templo. Wala silang awa kahit kanino man, lalaki man o babae, bata man o matanda, sakitin man o hindi. Ipinaubaya ng Diyos ang lahat niyang mamamayan kay Nebuchadnezzar. Dinala ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang lahat ng kagamitan sa templo ng Diyos, maliliit at malalaki, at ang lahat ng kayamanan ng templo, ng hari, at ng kanyang mga opisyal. Pagkatapos, sinunog nila ang templo ng Diyos at tinibag ang pader ng Jerusalem. Sinunog din nila ang lahat ng matitibay na bahagi ng lungsod at giniba ang lahat ng mamahaling bagay. Dinalang bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia ang mga Israelita na hindi namatay at ang mga ito ay naging alipin niya at ng kanyang mga anak hanggang sa naging makapangyarihan ang kaharian ng Persya. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na magiging mapanglaw ang lupain
at makakapagpahinga ito sa loob ng 70 taon. Pinabalik ni Cyrus ang mga Israelita sa kanilang lupain. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa kanyang buong kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At pinagkatiwalaan niya ako sa pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Huda. Kayong lahat ng mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa inyong lupain at naway samahan kayo ng Panginoon. Ezra. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Unang Kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo, at ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem, na sakop ng Huda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem, at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nakatira sa lungsod na iyon, at samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Huda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga levita. Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay, at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga diyos-diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mitredat na ingat yaman ng kaharian niya. Binilang ito ni Mitredat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Huda. Ito ang bilang ng mga gamit. Mga gintong bandihado 30, mga pilak na bandihado 1,000, mga kutsilyo 29, mga gintong mangkok 30, mga pilak na mangkok 410, iba pang mga gamit 1,000. Sa kabuuan, may mga 5,400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng ibang mga bihag.